Magandang buhay mga katiyat. Sa ating episode ngayon ay tungkol sa The Ark of the Covenant or ang tinatawag na tipan sa ating kasaysayan. Yan yung gintong box na pinaglagyan ng The Ten Commandments at kasama na rin doon ang iba pang kautusan ng Diyos at ang binigyan niyan ay si Moses. Bago tayo magpatuloy, ako'y mag-shoutout muna sa lahat ng ating mga katiyets na nanonood ngayon sa The Golden Boy Channel. Shoutout yan sa Luzon, yan sa Cordilleras, sa Visayas, sa Cebu, dyan sa Leyte at Negros, at shoutout din dyan sa dito sa Mindanao, lalo na dyan sa mga katiyets natin sa Bukidnon, Manolo Fortich, sa Agusan, Butuan, at dito sa mga isla sa Leyte, sa Siargao, Dinagat Islands, at sa mga hindi ko pa nabanggit na mga kapuluan. Maraming salamat at ingat kayong lahat dyan mga katiyets. Okay, ang tipan na ito na tinatawag natin na The Ten Commandments, The Covenant. Ito yung agreement between sa God, binigay ng God ng kautusan sa sanlibutan at yan din ang dapat sundin ng mga Israelites at pati na tayo ang mga utos ng Diyos. Totoo nga kaya na ang tipan na ito o itong pinaglagyan na box kasi ito'y gawa ng ginto. Ito'y gawa sa akasya pero gold-plated ito ng 24 carats gold. Napakakapal na pagka-gold-plating kasi pati loob, pati mga tukod niyan, pati mga handle, lahat ng nariyan ay makapal na gold-plating kasi wala pang electroplating noon, walang manipis na gold-plating noon. Kaya yung box lang naman na nilalagyan ay nasa milyon-milyon na ang halaga niyan. Kung ititimbang natin, kung timbangin. Pero kung ang pagbasihan ay ang history, ang kabanalan, ang kasagraduhan, at hindi lang yan sa ngalan ng Diyos, ang bagay na yan, ang The Ark of the Covenant, ay priceless. Trillions yan, trillions sa dollars. Kaya kung sa peso ay pwede mo nang bilhin ang buong Mindanao sa presyo niyan. Kasi priceless nga yan. Napakamahal niyan. Ngayon, atin basahin ito ang paano ba ginawa ang tipan na yan. So ito ang sabi ng Diyos sa Exodus 25 verse 10 to 22. Shoutout nga pala kay Jumar Babak. Courtesy niya ang videong ito. Jumar Babak TV. Okay, kudos sa iyo, kapatid. Okay, ito ang sabi ng Diyos sa Exodus 25 verse 10. Paggawan mo ng takip na purong ginto ang kahon. Ayan, oh, pati takip, purong ginto. Merong 45 pulgada, 45 inches ang haba at 27 pulgada ang lapad ng takip. At purong ginto yan, ha? At dalawang gintong kirubim. Itong mga kirubim or kirubim, yan ay mga angels. Yan ay mga gwardiya ng Diyos. Ilalagay ito sa dalawang dulo ng takip ng kahon. Kailangan nakakubkub ang pakpak ng mga kirubin sa ibabaw ng takip para malimliman nito. At kailangan, ano kaya ang limliman, no? Dapat daw may shade. At kailangan magkaharap silang dalawa na nakatingin sa takip. Ilagay mo sa kahon ang malapad na bato na binigay sa iyo. Itong malapad na bato, yun yung tablet na nakasulat ang 10 kautusan. At pagkatapos ay takpan mo ang kahon, makipagkita ako sa iyo roon sa gitna ng dalawang kirubin na nasa ibabaw ng kahon. At ibigay ko sa iyo ang lahat ng utos para sa mamamayan ng Israel. Ito ay sinabi ng Diyos kay Moses. Pinagtaka ko lang dito kasi sumabog na to noong sa Mount Sinai, noong magipag-usap ang Diyos, di ba? Daladala niya ang tablet. Kinuha niya yung tablet doon sa pinag-ukita na bato. And then pagbabaan niya, ang mga tao ay nagsamba na muli sa Diyos na bull or Persian God na baka na purong ginto rin. Kaya ang ginawa ni Moses ay tinapon niya sa mga tao yung tablet at sumabog. Kaya baka may duplicate, di ba? Wala namang imposible sa Diyos.
baka gumawa uli ang Diyos at binigay ng pasikreto kay Moses. At iba yung sumabog na tablet. Okay, at iba pang sukat nito, basahin natin. Magpagawa ka ng kahon, ito na yung kahon, nayari sa akasya. Ah, meron palang akasya doon sa ano, sa Israel. Mukhang dito na naman galing 'yan eh. Kasi ang mga redwood sandals, itong mga redwood or almog tree, galing 'yan dito sa Pilipinas, kaya sinabi nila na nakarating dito si King Solomon dahil yung mga kahoy na almog, red sandalwood ay galing 'yan sa Pilipinas. At itong acacia tree naman, ayan o. Ito palang box ng covenant ay yari sa acacia. Ganon din ang sukat, 45 inches ang haba, 25 inches ang lapad, at mayroong 27 inches din na haba or height, pataas. Ito ang sabi ng Diyos sa Exodus 25 verse 10, balutan ninyo ito ng purong ginto yan, sa loob at labas, at palagyan ng hinulmang ginto ang paligid nito. Mayroon na namang hinulmang ginto ang paligid. Kaya marami palang ginto ang laman nito. Maghulma ka ng apat na argulyang ginto, at ikabit sa apat na paa nito. Naku, pati yung paa. Yung apat na corners ay meron ding sulid na ginto. Dalawa bawat gilid, magpagawa ka rin ng tukod na akasya, balutan ng ginto. Hindi plated na binalot talaga, kaya makapal. Makapal na mga ginto ito. Isuot mo ang tukod sa mga argulyang ginto sa bawat gilid ng kahon para mabuhat ang kahon sa pamagitan ng tukod. Mabigat kasi ito, kaya kailangan ng doon itutusok yung itutuhog yung tukod sa argolya. Kaya apat na argolyang ginto, tutuhogin ang dalawang tukod na gawa sa akasya pero binabalutan din ng ginto. Purong ginto. Huwag ninyong tanggalin ang argolya sa tukod ng kahon. Pagkatapos, ipasok mo sa kahon ang malapad na bato na binigay ko sa iyo. Yun na yung the Ten Commandments, yung tablet na bato. Napaka makapangyarihan itong box na ito, kasi kung sino man ang magbukas niyan ay masusunog ang mukha at magiging asin. Yun ang sabi. At noong 1935, halos matapos na ang World War I ito, si Hitler ay nakarating sa Ethiopia. At pinaniniwalaan na ang Ark of Covenant na yan ay ibinaon sa Ethiopia ng isa sa mga asawa ni King Solomon. Okay, si King Solomon, anak ni King David. Si Solomon ang nagtatago, pinakahuling taong nagtatago niyan ng Ark of Covenant. Meron kasing power yan. Imagine kapag buksan mo, magiging asin ka. Kaya meron siyang napakalakas na radiation. Yun yung power ng Panginoon. Itong prinsesa ng Ethiopia, si Sheba, maganda ito kahit maitim na babae, ay naging asawa rin ni King Solomon. Merong 1,000 asawa si King Solomon, kaya matindi. Ang bloodline ni King Solomon, yan ay bloodline ng Diyos. Bloodline ng mga chosen people of God. So si Solomon at si Sheba ay merong anak na si Prince Minilik. Prince Minilik ang huling nagtatago niyan. At dahil sa nasakop ni Hitler ang buong Ethiopia, ay siguradong nasa kanya ito. Nakuha. Kasi si Hitler ay mahilig din sa mga power. Kahit ngayong kay Hesus Kristo, yung spear of destiny, yung spear na tinusok kay Kristo, yun ay nasa kay Hitler. Tinago ni Hitler kasi gusto ni Hitler ng mga agimat. Ngayon, dahil sa alam ni Hitler na matatalo siya, ito na. Ito na yung sagot kung bakit napunta sa Pilipinas ang kahon na ginto na ito na makapangyarihan. Dahil sa unang natatalo ang Europe, ang Axis power ng Allied Forces. Kaya ibinigay niya sa kanyang
malapit na kaibigan sa Asia, si Tomoyuki Yamashita. Ito na naman tayo. So nagiging Yamashita treasure na pati ang the Ark of the Covenant or ang tipan na ginto ay ibinigay niya, ipinitago niya kay Yamashita. Yun ang sabi-sabi. At sa Mindanao daw ito ibinaon. Naku, swerte na naman ang Mindanao nito. Yun ang mga sabi-sabi. Kaya sabi naman ng mga Ethiopian ay nandun pa sa kanila ang ano na ito, ang tipan, ang Ark of Covenant ay nariyan pa rin sa Ethiopia, ay binaon nila ng malalim. At hanggang sa ngayon makikita natin to, ang isang chapel sa Ethiopia ay binabantayan yan ng mga yung African, kasi itong mga Ethiopian, mga maiitim. Binabantayan yan ng mga sundalo doon na private army. Yang chapel kung saan daw ay nariyan pa nakabaon ang Ark of the Covenant. Okay, pero sa merong tatlong teorya ito. Una nga ay itong nasa Mindanao, nasa Pilipinas ito dahil kay Tomoyuki Yamashita. Doon pinagkatiwala ni Hitler nang siya'y susurinder na ay pinadala niya kay Tomoyuki Yamashita. Ngayon, pinaniwalaan din ito. Ang pangatlong teorya nito ay papunta na ito sa Amerika. Kaya nga mayroong TV show na tinatawag na The Curse of Oak Island. Yung Oak Island ay parte na yan na isla ng Amerika. At diyan din daw nakabaon ang tinatawag na Ark of Covenant ng Diyos at ng mga Israelites. Kaya nga kung napanood nyo yung series TV show na Curse of Oak Island ay napakalalim na ng hukay nila doon at ang hinahanap ay itong The Ark of the Covenant. Pero ang sabi ng iba ay ito daw ay nadala na sa West. Papuntang West daw ang utos ng Diyos na dalhin nyo papuntang West ang Ark of Covenant at doon ibaon. Kaya ang huling stopover nito, sabi ng mga conspiracy theorist, ang pinakahuli ay nasa Amerika. Kaya ang Amerika ang pinaka-powerful country ngayon dahil sa covenant na yan. At pinaniniwalaan na yan ay nakabaon mismo sa capital city nila sa Washington, D.C. Which is nariyan ang White House, ang Washington White House na tinatawag Washington, D.C. At nakabaon daw yan sa isa sa mga pillars or isa sa mga haligi ng building na ito. Ayan, yung White House. At nariyan daw dyan nakabaon mismo sa basement ang The Ark of the Covenant or ang lumang tipan ng Diyos. Right, so hanggang dito na lamang ako mga katiyats. Huwag kalimutan mag-subscribe kapag bago pa lamang kayo sa ating channel para palagi kayong updated. God bless us all at ingat kayong lahat.